Sinake tayo sa ano sa impyerno. Meron tayong kaibigan na tatawid tayo, tapos sinasagasaan tayo ng truck, tapos sinulak tayo para masagip. Diba? Yun, ipinagkakautangan natin ng loob yun. At tinatanawan natin ng utang na loob. Lalong-lalo na kung may kinalaman sa ating kaligtasang espiritual. At yan ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagsalita ng Diyos sa mga huli. Hindi mo ba siya pakikinggan? Kung yung buhay mo iniligtas niya, ha? Hindi mo ba ibibigay sa kanya ang buong puso mong pagtitiwala? Diba? Medyo ano ka na sa kanya, sigurado ka sa kanya na minsan ka nang niligtas ay patuloy kanyang ililigtas. At kung ano man sabihin niya, ito'y may kinalaman sa iyong kaligtasan. Okay? So, yun po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. At yun po ang sinasabi ng Diyos na, na dapat natin pakinggan sa mga huling araw. Hindi lang po yun, ang sabi po, maalala sa lahat ng pagbagay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan o salita ng kanyang kapangyarihan na kanyang magawa na paglilis kasalanan na sabi ay lumuklo sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So ito pong ating dapat mapakinggan na Diyos na may likha ng sanlibutan at naglinis ng ating mga kasalanan ay isang tagapagmana na ano? Ng karangalan. Siya po yung umupo doon sa krono, sa kaitaasan. Okay? Siya po yung magiging ating judge. Hahatol sa atin. Okay? Napakaswerte naman natin. Yung pong naglilinis, nagka-absuelto ng ating kasalanan, siya rin po yung hukom. Ganun tayo pa siguro sa ating kaso. Diba? Siya yung advocate natin. Siya yung advocate, siya yung lawyer, pero siya rin po yung ano? Siya rin po yung hukom. Kung may kaso ka na ang lawyer mo, siya rin ang hukom. Kapalagay mo matatalo yung kaso mo. Hindi, di ba? Ang ating Panginoong Kristo, siya mismo po ang hukom. Na siya rin mismo naman ang nagtatanggol sa atin. Mismong salita yun. Yung salita ang advocate po. Ibig sabihin po niyan ay lawyer. Yan po yung salitang ginamit doon po sa 1 John chapter 2. Tingnan niyo po ang sabi. So, hindi ko nadala yung aking English na Bible. Tagalog po ito. So, maaaring tulungan ako sa English, American Standard. Ang sabi rito, mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama. Yung po salitang tagapamagitan po dito, ang salitang ginamit po ay advocate. Ewan po sa inyong translation, no? Alam ko sa American Standard na like advocate. O ang ibig sabihin po ng advocate ay lawyer. So hindi lang siya basta namamagitan, kundi ipinagtatanggol pa niya tayo sa kanyang pamamagitan sa kanyang Ama. Okay? So hindi lang basta yung namamagitan lang siya, kundi siya mismo yung ating advocate sa Diyos. Ang problema, ang kagandahan, siya yung ating advocate, siya rin naman po yung ano, siya rin po yung nakaupo doon sa luklukan na kung saan siya po yung magiging ating po. So, kung ano man yung ating, kanyang sasabihin sa atin, sigurado ang sasabihin niya sa atin ay ayon sa ating, ano, favorable sa ating pamumuhay, ano, sa ating pagkalutas ng ating kaso sa sangkalagitan. Okay? Ano man sasabihin niya, hindi para sa ikapapakamak natin. Ano man sasabihin niya, ay para sa ikagiginhawa at ikaliligtas ng ating